nagmamadali ako. Sa sobrang pagmamadali, nalaglag yung salamin ko. Ngayon babalikan ko kung makita ko pa. Kasi, oh my God. Ay, nako. Kasi galing ako ng ospital. Tapos, yung salamin ko, kasi lumabas ako na sa sasakyan kanina, yung salamin ko, pinatong ko lang sa itaas ng aking sasakyan. Ano yung pagpatong ko. Sa kamadali nung pag-alis doon sa parking, di ko namalayan, di ko, nakalimutan ko talaga sa ano, dahil kasi sa Doritos niya, na ewan ko lang kung babalikan ko. Babiyahe lang ako ng 10 minutes sa ano, kasi sana makita ko pa. Kasi nilagay ko lang siya sa bubong ng aking sasakyan. Tapos, yun nga, sa pagmamadali, nakalimutan ko na rin siyang kuhanin uli. Inong nakauwi na ako, saka ko naalala na ano na, wala pala yung salamin ko. At saka, narinig ko kaninang may lumagasak doon sa likod ko. Hindi ko alam. Akala ko yung compartment ko lang na may nakalagay na tawag nito, mga gamit. Akala ko gumulong lang. Yung pala, naalala ko kaagad na yung salamin ko pala ay nawala. Hindi ko talaga napansin. Nakalimutan ko talaga. Iba na talagang nagkakaedad na. Ay, nakawa. Try kong i-recover ngayon kasi malayo-layo pa to. Medyo traffic-traffic na ng konti. Ang bagal pa nung nasa unahan ko. Sana makita ko pa. Kasi sayang kasi yun. Kasi mas yung salamin ko kasi mahal, kasi pinagawa ko talaga sa dya yun, made to order yun dyan sa Pilipinas, tapos sa isang sikat na eyeglasses, kasi yun may mga pang protect sa mata, like sa mga ultraviolet rays sa mga cellphone, TV, tsaka may ano yun, transition kasi nun, pag alimbawa ay nasa ano ka, nasa malamig ka, kulay white lang siya, pero pag alimbawa nasa mainit ka, magkukulay blue. So nanghihinayang ako kasi pinagawa ko sa dya yun bago ako umalis. Malaki ring halaga nun. Actually 6,700 yung ano nun, yung pinaka price niya. Tapos tinawaran ko pa nga, nagiging siguro 6, basta 6 plus pa rin. Sadya ko kasi yung pinasadya ko yung bago ko umalis dito, kasi nagpagawa ako rito na salamin 280 dollars. So di ko nagustuhan. Fake siya. Madali ako kung makita ko pa. Sana makita ko pa, kasi yung lugar naman nun is bibihira lang yung sasakyan. Sana nga. Pambihirang matanda ako. Kaya tandaan nyo guys, pag nagkakaedad na, may ano na talaga, may sakit sa limot, hindi sakit sa utak. Ang bagal naman ito. Ay naku. Oh, red light pa. Sana nga ma-recover ko pa.
kasi nung pag harurot ko kanina, highway na yun, di siya nahulog doon sa parking mismo. Nahulog siya doon sa may kalsada mismo. Nung pag-harurot ko, umano yung sasakyan. Kaya, sige lang, i-recover ko lang kung ma-recover ko. Kaya, yun nga, pakatandaan nyo guys, ang nagkakaedad, nagkakaroon ng sakit sa limot. Ulyanin na talaga. Hindi naman gaanong ulyanin, pero minsan talaga, nagiging ulyanin. Hirang buhay, oh. Oh. Pag wala kasi yung pang-apat kong mata, guys, medyo ang paningin ko kasi pag hindi naman klaro, makaklaro pa naman ako. Kailangan ko lang kasi yung pang-apat kong mata dahil naglalaro ako lagi. Babad ako sa cellphone. So try ko lang. Andito na ako, malapit na naman ako sa ospital. Dalawang signal na lang, tatlong signal na lang. So balikan ko lang. Bahala na kung ang ang handle niya nabali. Napakatibay nun guys, napakatibay talaga. Bahala na kung ang handle mabali, wag lang yung salamin, yung pinaka-glass niya, kasi yung pinaka-glass niya yun ang importante, kasi hindi yung basta-basta nagagawa rito. Kasi pinatay ko na yun. Malaking halagang sinisingil nila, samantalang dyan ko pinagawa yun, 6 plus lang, 6,700. So sana ma-recover ko pa. Andito naman ako, papasok na ako dun sa may ng hospital. Ang gagawin ko na nga lang dito, kung makita ko, ihinto na lang ako sa kalsada, bahala na. Wop. Wop. Sana hindi nadurog, sana yun. Makita ko pa kaya yun, guys. Dami pa naman sasakyan dito sa ospital. Wala, dami na nang sasakyan palang dumadaan. Baka may nakapulot na nga. So, tingnan natin. Saglit lang. I'm here, guys. So, nakita ko siya. Pero, sa kasamaang palad,
Ito na lang ang nangyari. Ito na ang nangyari. Bali na durog talaga siya, guys. Sakit sa sakit isipin. Inalagaan ko siya, guys, ng 1 taon, 2 taon, guys. Oo. Nalagaan ko siya. Kaso nga lang sa sobrang alaga ko, tanga-tanga rin pala ako. Durog siya, guys. Siguro nagsikarsikan yung salamin niya kasi hindi nabasag dito yung salamin, guys, oh. Kasi yung salamin, guys, kahit anong hulog mo rito, hindi siya basa-basa mabasag. Pero yun nga, nakita ko siya mismo sa gitna ng kalsada. Tawag na ito. Yung pinaka frame niya, gasgas lang talagang inabot, guys, oh. Nabali lang yung pinaka handle niya. Pero yung ano, gasgas lang talaga. Kasi napakatibay nito, guys. Talagang pinagawa ko to para ano, para magamit ko. Pero ako lang din nakapag padisgrasya nito. Ako ang nagpagawa. Ako ang nagpadisgrasya. Yun yung sinasabing may pagkatanga nga ako. Kasi, guys, di talaga siya nabali, guys, oh, kahit sa loob. Never, guys, wala siyang bali. Parang yung pinaka ano lang, ang pinaka frame niya lang, yung pinaka salamin niya, oh, yung pinaka salamin niya ang natanggal. Tsaka yung handle niya nabali, yun. Pero yung pinaka frame ng ano, wala talaga, guys. Gasgas lang ang inabot. Walang bali, walang crack. Kumbaga, ayan. Buong-buo pa talagang frame. Wala siyang bali, wala siyang basag. Gasgas lang talaga ang inabot niya. Nakarating na ako ng bahay within 30 minutes. Saka ko naalala. Plus nagbiyahe ako. Bali kung nagbiyahe ako, guys, ng 30 minutes, 10 minutes, tapos nag stay sa bahay ng 30 minutes, so 40 minutes, tapos nag punta pa ako uli sa parking para kumuha ng sasakyan para kuhanin siya. So 1 hour, guys, bago ko siya na-recover. Pero wala na. Sakit sa buot. Pagkatanga ko. Kasi masusuot ko yung pinagawa ko ritong walang kakwenta-kwenta, guys. Binayaran ko ng $280. Walang kakwenta-kwenta. Ito, guys, binayaran ko 6-7 lang. Napakagaling. Ilang beses na nahulog to guys naglaro akong basketball, nasusuot ko siya, tapos nalaglag. Pero yung pinaka handle niya, guys, itong pinaka frame niya, pati yung sa handle niya at saka yung salamin niya, guys, never magasgasan. Ilang beses nang hulog, kaya hindi ko to pinagpalit doon sa
ano, doon sa sinasabing tawag nito, pinagawa ko. Oo nga pala guys, itong frame nakuha ko siya rito. Dito ko siya nakuha. Pero yung pinaka-glass nito, gawang Pinas po yung pinaka-glass nito, finit lang dito. Kasi nung one time na nasa Pinas ako, nabali ko pala yung pinagawa ko. Nabali ko yung handle niya. Tapos nung pagkabali niya, dinala ko lang siya kahit bali na yung pinaka frame niya. Tapos dito ko na lang pinalitan ng frame. Yung frame nito guys, made to order dito. Pero yung glass na gamit dito guys, gawa ng Pinas. Yun yung binayaran ko na 6,700 sa Pinas, yung pinaka glass. So wala na tayong magagawa. Yun na talaga nangyari. Pabalik na ako, grabing harurot ko, pero to, pabalik na ako. Sad lang talaga guys, kasi talagang pinakaingat-ingatan yung glass kasi guys, napaka-importante nun sa akin. Apat kasi ang mata ko guys, malinaw naman mata ko kahit umaga't gabi, pero naglalagay lang ako nun kasi color blind ako. Bale yung gamit nun is hindi naman siya sa akma sa mga kulay talaga na yung mga pang-exam ng LTO, pero yung gawa nun guys, perfect talaga. What to do? So sad to say na goodbye bye glass na isalap pa kita sa vlog ko kasi napaka importante guys nung glass ko na ito. Meron ako sa susunod na mga vlog ko, makita nyo na iba yung glass kong gamit. Yun yung pinagawa ko rito na walang kakwenta-kwenta guys. Ilang buwan lang yung pinaka-handle niya nagbalat-balat na. Nagbabalat-balat na. Ilang buwan lang ha. May mga balat-balat na. So yun nga. Umalis ako ng bahay. Kinuha ko siya. Pili ko siyang hinanap. Kumahanap ko kasi natandaan ko may lumagasanga sa likod ng sasakyan ko. Ito na nga pala yun. So na-recover ko naman siya. Kaso nga lang bangkay na. Na-recover ko siya. Kaso nga lang frame na. Na-recover ko siya. Kaso nga lang ako tanga na. Na-recover ko siya kasi sa pagpipilit kong makuha ko siya uli, kaso nga lang wala na. Ilibing ko na lang siya guys. Ilibing ko na lang siya kasi wala na talaga eh. Move on nga daw. Kaso nga hindi ako makapag move on doon sa pinaka glass na ito. Ito yung frame, kaya ko pang mag move on, kaya ko magpagawa ng ganitong frame, pero yung pinaka glass nun guys, hindi ko mahanap yun dito sa Pinas. Nahanap ko yun, mas mura siya, quality pa. Sa kilalang optical yun guys, pinagawa ko. So
ano ba to? Paano ako makapag-move on sa salamin ko? Malapit na rin ako, guys. Malapit na naman ako sa bahay. Wala na akong pakialam sa kalsada ko anong ginagawa pag drive. Ang bilis. Bilis lang. Para lang ako nagpat. Transformation na punta ron, balik dito, punta ron. Ganun. Ganun kabilis. So, yun nga. So, salamat sa panood nyo guys sa vlog ko na to. Alam ko ano to siya? Useless na siya. Pero mahalaga kasi sa akin tong salamin na to, kaya paano ako makapag-move on? Ano na lang. Paano nga ba? Ayan, dito na uli ako sa parking ko. So parada muna tayo. Sakit sa limot. Nakakadisgrasya. Sakit sa limot. Malulungkot ka. So, sige. Good luck sa inyo, guys. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan nyo ang video na to, sa party sa salamin ko, please watch and like, subscribe, and post the button na rin para ma-update ko kayo sa anong pinaggagawa ko rito. So, salamat guys. Bye-bye.